Showbiz kwentuhan. That was the very first sequence I shot for Ironheart. Joshua Garcia, napaka-professional ng kanta. Kulitan kasama ang trending celebrities at kinakikiligang love teams ngayon. Beautiful lies. Aking mahal. Sagot na namin 'yan. Ako ba 'yun? Alam nyo yan dito sa Kapamilya Chat. So, hindi ko talaga naiisip na magkaka-award. All you have to do is sit back, relax, enjoy, and watch your favorite artista sa aming mga pina-level up na challenge at exclusive pasilip sa kanilang buhay sa likod ng camera. Tara na! Dahil bukod sa Zoomustahan, kami'y nagbabalik studio na. Oh my God, oh my God, oh my God. Iiyak ba ako? Uy! Ang galing mong empleyado ng ABS-CBN. Nood na sa Kapamilya Chat. Hi mga kapamilya! Si Jeremiah and welcome back dito sa Kapamilya Chat. V, welcome dito sa Kapamilya Chat. Finally, welcome dito sa studio. Upo muna tayo bago natin batiin lahat ng ating mga kapamilya all over the world na nakatutok. Live na po tayo sa ating official website na chat.abs-cbn.com and also live din po tayo sa ating official Facebook and YouTube pages. Ay mga kapamilya, kanina sinimulan natin ng isang magandang awitin sa mula sa pinakamatapang nating kakilala, Vibory V. Yes. Welcome sa Kapamilya Chat muli. Thank you so much. Naman. Finally in flesh for the first time after a lot of Zoom interviews talaga. Yes. Finally. V, batiin mo na lahat ng iyong mga supporters, mga kapamilya nating nakatutok.
Ayan, magandang hapon po sa lahat ng mga supporters ko, mga believers, sa mga fairies, and to everyone who's supporting me with any ship. Ayan and sa lahat ng mga kapamilya natin na nanonood ngayon, maraming salamat po sa pagtutok. Sana mag-enjoy lang kayo the whole interview. Ayan na nga. Pero speaking of ship, Via, doon pa lang, parang gusto ko humingi ng update from our last matapang interview kasi, di ba? Oh. Diba? Alam mo na yan. Pero ngayon muna, how do you feel na, alam mo yun, grabe yung blessings mo, ang daming projects, and ito na nga yung mga songs mo sunod-sunod na napapakinggan na nating mga pamilya. Well, ayun nga, I think lumabas na din recently, I think this week lang, yung appearance ko ulit as Penelope. Kasi I've made an appearance na rin before, pero ayun nga, nagbalik na yung character ko dito. And then, yun nga, very happy na finally, I'm starting to, starting to do some music. Mm-hmm. Matagal ko na siyang gustong gawin talaga kasi it's the first reason why I even entered PBB is to like to showcase my talent in singing kasi nga super passionate ako sa music. And yun, I feel very blessed and sana marami pang blessings na dumating in the future. Yes naman. Deserve naman din talaga dahil napaka-usay din. Pero ito na, V, kanina kinanta mo na nga yung latest song mo na Dalawang Isip. Yes. Pwede mo bang ikwento sa mga kapamilya na kapamilya natin kung tungkol saan ba yung Dalawang Isip? Ayan. So, Dalawang Isip. Actually, wala siya sa lyrics, pero yung title na Dalawang Isip, it's like nagdadalawang isip ka na kung susundan mo ba yung puso mo or talagang lalayo ka na kasi alam mo yung parang it's like you're going back and forth in a relationship or di natin alam kung nasa relationship ba talaga kayo. It's like, yun, parang basically it's like that. So, I think marami din nakaka-relate kasi, like, for example, nagpapaalam na ka na sa isang tao, pero mahal mo pa rin siya. Parang ang hirap naman, no? Na parang, paano ko magpapaalam sa taong mahal mo? Exactly! Diba? Yun nga, kaya I think marami makaka-relate sa atin na so, mahirap magpaalam talaga, sa taong diba? Mahal mo. Pero ang hirap din naman talaga, yung sitwasyon na uncertain kayo, walang yes. assurance kung ano yung meron sa inyong dalawa. Totoo. Eto ba, hugot ba ni Vito in real life? Medyo. I mean, somehow. Somehow. Kamusta yung experience, V, sa pagbuo nitong Dalawang Isip? Ayan. So, ayun nga. It's written by Daniel Balagtas. Siya din sumulat actually ng Matapang. Matapang. Oo. So, I recorded this, I'm not sure if this year lang ba? Or last year? Basta, ayun. So, yung process niya, every recording session, one song lang. Kasi, like, we tried nung first time, the first day na recording session namin, we tried na dalawang songs. Pero, like, super nahirapan ako kasi, syempre, gusto ko na each song talagang magbigay ko yung maganda yung pagkakakanta ko, ganyan. So, ayun, and like, sina Ashley, yung producer ng mga kanta ko dito sa EP, they're very, talagang pinupush nila ako, minumotivate nila ako, binibigyan nila ako ng idea kung ano, paano ba i-deliver yung song para maganda yung, para ma-deliver ko na maayos yung message ng song. So, masaya siya. Yeah. Pero V, ito a curious question. Kapag ka-recording session, gaano katagal inaabot bago matapos yung, let's say dito sa Dalawang Isip, gaano katagal yung naging process ng whole recording session niya? Kasi nga, di ba, like, yung song, usually nag-last siya mga 3 to 4 minutes, kanyan. Pero yung recording session, talagang matagal. Kasi may mga layers pa, and syempre you have to take it over and over again. Mm-hmm. If like feeling mo parang gusto, you want to do something about it, parang gusto ko mas ano pa, mas emotional pa, mas sad pa, ganun. Tapos may mga ano pa yan, isipin mo na kunwari, nasa ganito ka, ganyan. May ganun. Oo, may mga ganun pa. So, it took us around 3 to 4 hours. Wow. Ganun. Per song. Per song yun, yeah. No?
isang song lang. Pero grabe, no? Pagka pinakinggan natin, akala natin ganun lang kadali. Buuin na, i-record mo lang. Pero yun pala mga kapamilya, umaabot ng 4 oras sa isang kanta. Pero V, yung music video nito, grabe, napakaganda rin. From matapang. Pero parang alam mo na kung saan papunta yung tanong ko, V. Kasi from matapang, syempre nakita natin si Brent Manalo doon. Mm-hmm. This time around, muli, grabe yung mga vibrant fans. I'm sure talagang ito rin yung mga katanungan nila sa kanila. No? How do you feel na for the second music video ng iyong EP dito sa dalawang isip? Kayong dalawa ulit yung magkasama. Ito ba handpick mo na or papaano naman yung process doon sa side na yung music video? Hindi ko alam. Basta may ano kasi, may plan kami sa whole EP. And I can't disclose yet kung ano yun. Basta, itong dalawang isip, talagang simula pa lang na pag-isipan na namin na parang si Brent pa din, yung leading man. Kasi kinonnect namin yung dalawang isip sa music video ng Matapang. Kaya dun ko din na conceptualize yung buong music video. Kumbaga, nag-incorporate ako ng mga elements from Matapang, tapos parang kinonnect ko yung story. So, it's like, parang yung character ko kasi dito is like a librarian, a frustrated writer siya. So nung nakita niya nga si Brent, parang dun siya na-inspire to write the book Matapang. Yeah. So yun yung music video ng Matapang. It's like fairy tale siya, ganyan. Kasi nga, parang na-inspire nga siya. And then, ayun, parang in reality, it's like, yun nga, parang yun yung lyrics ng dalawang isip. Parang, pero ang galing, Vino, from the music video, very commendable siya na mga kapamilya din natin na ako after watching the music video, then binasa ko yung mga comments. Ang dami nagsasabi na, ang galing, eh, doon tayo sa music video, V. Ang ganda ng music video na parang related niya daw sa Matapang, yung mga elements, lahat nandoon, na parang excited sila sa susunod na chapter ng kanta mo. Pero ito na ang tanong, V. With Brent Manalo, from our last interview, na-mention mo na parang hindi pa kayo ganun ka-close. Then afterwards, noong interview natin, parang ang dami niyo ng ganaps, nagsama na sa mga balls, sa mga everything, ganyan. Yeah. Kamusta na kayo ni Brent? Like, ano na yung, paano kayo nagko-communicate now compare noong from our last usapan na parang hindi kayo nag-uusap, sabi mo ganyan? Okay naman. Okay naman kami, oo. I mean, syempre, yung friendship namin is like, different na from before. Kasi nagkakausap na kami, nagkasama na kami in various events, like yung prom, bikini ball, and then guestings together, ganyan. So yung friendship namin is like getting like stronger each time. So yeah, yun. Pero ito, Viha, nabasa ko lang sa Twitter. Nag-open ako ng Twitter kagabi. Tapos may nakita ko na parang sabi ng isang fan, vibrant fan doon, na parang si Vivory lang daw yung nag-iisang babae sa Instagram feed ni Brent. And chinek ko naman siya. Ah, totoo nga. Yung ball photo nyo together. Na parang, kasi si Brent, di ba mga kapamilya, alam na naman natin na very feed goal, aesthetic, ganyan. Oh, grabe. How do you feel? How do you feel talaga? No? hindi ako yung first na girl. Siguro sa first slide lang. Like, pag unang, pag first time mo chinek yung Instagram niya, talagang wala. Pero nasa like, mga second slide or third slide. Pero ako yung first girl na parang nasa first slide. So, syempre, you know, as a girl, syempre, you feel special. Ganun, parang, uy, bakit ganito? Yun, so, nakakatuwa, syempre, na initiative niya yun. Pero totoo, di ba? Kasi lalo yun dun sa mga iba na talaga nagme-maintain ng feed nila. May first photo, dapat ganito yan. Pero yung sa susunod na photo, dun pa yung mga ganaps and other stuff talaga. Yeah. Pero nasa first slide, mga kapamilya, si Vibe. Wow. In one word, papaano mo i-describe si Brent as friend? As a friend? He's... Madami kasing words. Parang hindi enough yung one word lang. Mga 20 words. Madami 20 words! And then siguro, ano, chill. Chill siya as a friend. Yeah. Kasi ano eh, kumbaga kahit anong situation, talagang chill lang siya. Hindi mo siya makikitang natataranta or what. Stress na. Talagang he keeps his cool lang all the time. So that's what I admire about Ganun him. Din ba si V? Si V, medyo, I think I'm more expressive than Brent. Like, talagang kunwari, if talagang kinakabahan ako or natataranta ako, talagang, oh my gosh. Alam mo, ganun. Talagang nabiverbalize ko. So, yeah. Pero syempre,
pag ando na yung ando na ako sa situation, talagang I should kailangan na ano, kontrolado ko pa rin yung sarili ko. Ganon. Grabe. Very chill si Brenta, si V naman may pagka-expressive talaga, 'di ba? So parang kayo na po mga bahala mga kapamilya, no? Kayo na mag-design. Pero ito, going back sa EP Matapang, ito na nga dalawang isip. What's next for V? May aabangan pa ba kami na for sure meron pa? Ano pa yung mga dapat abangan ng ating mga kapamilya? Ayan, syempre yung The Iron Heart, di pa tapos yung exposure ni Penelope dyan. New music, new songs after dalawang isip. And syempre mga promo din, like content. And Pie Channel. Ano mamaya actually sa segue ako. Best in segue po, mga kapamilya, si Vivory, alam nyo yan. Pero yes. V, ikaw, syempre, ang daming ano. Ito ha, let's dito naman tayo sa TikTok world naman. Kapag ka si V gumawa ng content, gumawa ng dance challenge sa TikTok, instant trend talaga. Ito ba, something na nagpuput sa'yo ng parang pressure sa end mo na parang, hala, dapat, let's say yung gento ni V, nag-gather siya ng millions of views talaga. Ikaw ba, may pressure sa'yo yung gano'n? Wala, actually. Chill lang, diba? Oo, chill kasi ikaw sasayaw lang, gano'n. Oo, sasayaw lang. Kasi ano eh, parang minsan sumasabay ako sa trend, minsan naman parang gumagawa ako ng sarili kong, ano yun, parang iba. Pero unexpected siya. Like, siguro depende din yun kung ano yung nakikita ng mga tao sa feed. Like, algorithm, you know. So, yeah. Husay din naman talaga ng Vivory sa TikTok, no? Pero V, ikaw, given a chance, sino gusto mo makakolaborate, like, sa TikTok muna tayo? Like, mga content creators, di ba? Kasi ngayon, ganyan na, mga influencers, ganyan. Sino yung gusto mo makawork? Kahit sino, actually. Open naman ako to working with anyone. Pero, like, if, let's say, sa music. Sino ba mga star music artists ngayon? Beanie, BGYO, then, you know, SB19, if any. Naman, di ba? Call me. Hindi, ayun, sino pa ba? Madami, like yung mga nakasama ko din sa ASAP. Lahat naman kasi mauhusay talaga. Kumbaga, super. Napakahabang listahan kung magbibigay talaga, di ba? Pero for now, V-invite mo na ang ating mga kapamilya to stream your song, Dalawang Isip. Ayan, mga kapamilya, iniimbitahan ko po kayo na i-stream yung Dalawang Isip. It's out now on all digital streaming platforms. And you can also watch the music video on Star Music's YouTube channel. May lyric video din dyan. And if gusto niyo sumuwegue, panoorin niyo na din yung music video ng Matapang. And yun, thank you so much sa lahat ng mga nag-stream. And we reached more than 100,000 views na on Dalawang Isip music video. So thank you everyone for your effort. Love you guys. Yun. Support mga kapamilya. Pero V, before tayo mag-proceed sa ating susunod na usapan, ikaw, ano yung pinakamasasabi mong decision na talagang nagdalawang isip ka? Decision na nagdalawang isip? Siguro ano, ano ba, dalawang isip. Ikaw, anong decision? Naisip ko kasi bigla eh, di ba? Ano nga yung decision na nagdadalawang isip parang ka? Parang hindi ko, wala akong maisip eh. Ikaw ba, kapag ka nag-decision ka, ikaw yung tipo ng tao na talagang, kumbaga iisipin mo muna yung magiging result or magiging... Yes, oo. Parang ina-analyze ko muna yung situation before ako mag-decide talaga. Kasi ano ako eh, iniisip ko yung mga consequences, yung pros and cons. Kasi mahirap na kapag may, alam mo, may nadadamay na ibang tao or ibang ganap, ganyan. So talagang pinag-iisipan ko. Actually, siguro most of my decisions, pinag-iisipan ko talaga na mabuti. Nagdadalawang isip talaga ako kasi... Doon, nagdadalawang isip. Sa pag-isip ng desisyon na gagawin talaga, di ba? Pero thinking twice. Totoo naman talaga. Di ba kasi may mga taong, kumbaga pag nag-desisyon sila, padalos-dalos. Meron din naman yung like you na, kumbaga, iniisip talaga muna kung ano yung magiging result, ano yung mangyayari, di ba? So, tama yun, di ba? Magdalawang isip muna, di ba? In terms of career, V? Career? So far, sa career ko naman, wala naman akong pagdadalawang isip. Yeah. Kasi actually lahat ng mga projects or blessings na, or opportunities na dumarating sa life ko, talagang go lang ako, push lang ako, as long as it's good for my career and matutuwa yung mga supporters ko. And basta as long as, you know, it's
positive yung outcome. Game ako dyan. Wala akong pagdadalawang isip. At saka super good naman talaga nangyayari sa career ni V ngayon. Very God. Blessed naman talaga. Pagdating sa love life. Ay! Ay, ito na nga! Ito na nga! What do you mean? Expound your Ikaw question. Ba yung tipo na kapag ka may ano sa'yo, may nanliligaw or may gusto makipag-friend, ikaw ba yung tipo na nagdadalawang isip ka na parang mag-interact with him or ikaw yung tipo na tao na, okay, sige, kung gusto mo makilala ko. Ako, oo, nagdadalawang isip talaga ako. Kasi gusto ko syempre makilatis muna yung tao. Kasi mahirap na magpapasok ng tao sa buhay mo tapos iruruin lang niya yung buhay mo o sisirain lang niya yung buhay mo. Mahirap na ganun. Pero minsan kasi talaga, you can't control everything. Like, you can't control that person. Mm-hmm. So if like, feeling mo, ay, okay itong papasukin tong taong to. Pero in the end, parang masisira lang din pala yung buhay mo. Parang wala ka na magagawa talaga. Uh-oh. So it's up to you how to make out of the situation or of that pain or heartbreak. Talagang, you just have to get back up and like, ano, parang pat yourself and like, okay lang yan, move on lang, makaka-move on ka din, ganyan. And like, you deserve better. Parang gano'n. So, yeah. May nag-comment, kay Brent Manalo, nagdadalawang isip ba? Ay! Parang wala siya. Ay, wala. Ano, totoong tanong ba yun? Sige. Oh my gosh! Ang hirap sagutin. Wow! Hindi, as a friend. As a friend? Siyempre hindi. Oo, kasi, although nung first time ko kasi siya na-meet talaga, or nakasama, was in Star Magic Hot Summer in Bel Air. And then yung ano nga, nung sa music video ng Matapang, siya na talaga nasa isip ko. So, as in, wala talagang pagdadalawang isip na siya yung choice ko bilang leading man. And yun din naman yung gusto ng management. So, why not, di ba? G na. Oo, like everyone's ano parang pro na siya talaga yung leading man. So, it's like, okay. And even here, sa dalawang isip ng music video, talagang walang pagdadalawang isip na siya ulit yung leading man. So, totoo nga naman, di ba? Kasi komportable na kayo sa isa't isa, yes, di ba? Pero ano masasabi mo, Vina? Kumbaga yung mga supporters nyo, ang vibrant fans talaga, very supportive sila sa inyong dalawa, mapasolo or together kayo? Nakakatuwa, syempre. Tsaka I feel very blessed with them kasi talagang yung support nila parang para ma-feel mo talaga na special ka. It's like, talagang ano bang ginawa ko sa past life ko na parang ma-deserve yung ganung klaseng support nila. Nakakatuwa. Tsaka, nakaka-proud sila, super. I think, hindi ko palaging sinasabi na talagang nakaka-proud yung mga supporters ko. Kasi, they're not obliged naman talaga to, like, work hard to support me. Pero ginagawa nila yon for their love for me. Aww. Which is something na I'm very, very grateful for. Kaya I love you guys. Thank you so much for your hard work. Oh, alam mo, ramdam ko yung hard work nila kasi super. Ako mismo nakita ko yung feed, yung sabi ko nga na parang si V lang daw yung nag-iisang girl sa feed. Sabi ko, I mean, ganun ka-detailed sila talaga mag-work na parang sumuporta lahat ng ganun. Even the smallest things na papansin at sumusuporta talaga sila. So, totoo. Grabe. Husay nyo, guys. Salute. Salute talaga, ano? Pero V, eto, maiba naman na tayo. Pag-usapan na natin si Penelope ng The Iron Heart. Sure. How do you feel na, ayun na nga, muling nagbabalik yung character mo at ang taping ng Iron Heart sa Cebu. Kumusta naman yung process nung kumbaga Cebu to Manila and all, ganyan? Nung una, masaya. Super masaya talaga yung first appearance ko sa The Iron Heart kasi flight, syempre, di ba, from Manila to Cebu. Tapos first time ko ata na lumipad from to another province para mag-shoot. So, na-enjoy ko siya, ganyan. Pero nung recently lang, kasi super sunod-sunod talaga yung ganap ko. So, nung bumalik ako to Cebu, and then bumalik agad ako dito to Manila, and may ganap agad, talagang ito ka-told me, honestly. Kasi talagang nahirapan ako, like nag-struggle ako mentally, emotionally. So, kaya after that, talagang binigyan ko ng chance yung sarili ko to recover and like to rest talaga. Pero it was such a fun experience kasi kapitbahay lang ng ano ko, hometown ko which is Bohol. So ano, parang it feels home pa din naman somehow. Galing. Yeah. Grabe yung segue, no? Yun ang malalang segue talaga from
Cebu to Manila, tapos another ganap talaga. Pero kumbaga, yun yung mga tinatawag natin good problem kasi good work problem. And gusto true. Natin yung ginagawa natin talaga, di ba? Yes. Pero ano bang mga dapat abangan pa ng ating mga kapamilya sa character mo? Sa character ko? Well, syempre, if masusolusyonan ba nila ang problema na pagkalat ng virus, ayan, sana maging malaking tulong si Penelope sa buhay nila, Apollo and friends. So, ayan, abangan niyo po mga kapamilya, weeknights. Ayan, thank you so much. Working with the cast din ng The Iron Heart, grabe, prime actors talaga. I know! Masaya! Tsaka talagang ano sila eh, pag kunwari, break time namin, talagang naipagkwentuhan sila. Sinasali nila ako kahit wow. na, syempre diba, guest actress lang ako doon. And sinasali pa rin nila ako sa conversations nila. Talagang they still make me feel welcome. Talagang, uy V, dito ka, upo ka dito kasi, ano eh, pag mahilig kasi akong gumanon lang sa gilid, parang, nakatayo lang ako, ganyan, tapos nag-o-observe lang, dito lang, tahimik lang ako. Pero, yun, they made sure talaga na I feel like I belong sa cast, ganun, yun. Kumbaga, hindi mo na-feel na parang guest ka yes, lang as character. Part of the Iron Heart family talaga, di ba, nako? Kaya, kapamilya, abangan po natin si Penelope sa The Iron Heart kung ano pa nga ba ang dapat natin abangan sa kwento. Tutok lang gabi-gabi mga kapamilya. At syempre, sa lahat ng ating mga Facebook Live viewers, lipat na po kayo sa ating official YouTube channel or sa ating website dahil marami pa tayong challenges na inihanda for Vivory. Kapamilya, yes. Lipat na and see you guys there. Bye! Ito na V, diretso na tayo, wala na commercial gap. This time around, ito naman ang ating green flag or red flag challenge. Okay. So parang usapang love na naman po ito, mga kapamilya. Uh-huh. Pero kilala natin si V bilang matapang talaga, so simulan na natin to. Maituturing mo bang green flag or red flag, V, kapag ka... Ayan, may flags. Ayun. Literal na... Ah, ito pala, may flag pala talaga tayo. Pero parang hindi parang to red. Parang pa-orange isa. Pa-orange flag or pa-green flag? Kunwari red flag yun, guys. Ha? Okay. Okay. Posting multiple photos of you on his social media. Do you consider it as a green flag or a red flag for you? Parang neither. Pero more on green flag, syempre. Kasi you want to be flexed to the world, you know? So, mas green flag. Green flag for you. Yeah. Next, papaano naman kung gustong malaman yung password ng phone? Oh no. Talagang red flag siya. Unless if like may emergency or there's an important thing na kailangan gawin na parang uy, ano muna open mo muna yung ano ko account ko kasi may emergency gitu ganyan. Pero if hindi naman necessary, why? 'Di ba? Why? So red. Totoo na 'yun. Kumbaga out of nowhere. Anong password ng phone mo? Oh, tsaka privacy na rin siya. And if you trust each other, you don't need to do that. Know, yeah, to do that. And yun yung tinatawag na personal space mo. Personal no? space, diba? Oo. You're still your own individuals. Right. Next, showing up on your work unannounced. Like let's say may mall show. Ay, ito na nga mga mall show talaga. Oh my gosh. May naaalala po ako mga pamilya, oh, diba? Oh my gosh. Yung mga ganong moment. Smart. Showing up on your work unannounced. Iwinagayway ang green flag mga kapamilya. Why green flag for V? Green flag, kasi I love surprises. Oo, it makes my heart race. Tsaka, syempre, di ba, you'll feel special. Aww. So, yeah. Unless, syempre, di ba, may mga ibang ano tao na parang pumupunta para makipag-away. Red flag yun. Grabe ibang klaseng yun, diba? Surprise na yun. Pero, aside from that, ito talaga. Kung yung, kumbaga, yung way ng pag-surprise na pakilig para pasayahin ka, goods yun, di ba? Yes. Pero kung... tipo namang doon makikipagtalo or makikipag, ano talaga, argue? Oh, red flag. Yeah, yes. Next, eto naman, remember every details, even the smallest ones. Ay, syempre green. Green flag. Kasi diba, especially sa akin, personally, kasi makakalimutin ako. Oo, so like, hindi, minsan nakakalimutan ko talaga yung mga bagay-bagay. Kaya if there's someone who remembers every small detail about me or about events of us together, ganyan, talagang naalala mo pa yun. Parang, wow, grabe, nakabilib. So, green flag. Next, papaano naman kung very vulnerable siya sa'yo? Like, kumbaga, hindi siya takot ipakita yung weakness niya or yung anything vulnerable sa'yo? If sa akin siya vulnerable, yes, green flag. Oo.
okay lang if parang may walls sa ibang tao. Pero pagka sa'yo, pero very open siya talaga. Green flag, syempre. Kasi you want to be with somebody who's open about their thoughts, their opinions, their feelings. Kasi dun din parang nagkakaroon ng growth. And like, dun kayo syempre nagiging stronger yung bond nyo. Totoo. Yeah. So kung sa'yo, okay lang. Pero pagka sa lahat ng tao naman na parang, well, baka sweet lang din naman yung tao yun talaga na pwede din naman, di ba? Pero for you talaga, very green flag kapag yung parang sa'yo, ano siya talaga, open talaga siya lahat ng kwento niya talaga. Pero ikaw, ganun ka ba when you're a very comfortable person? Yes. Oo. If I'm comfortable with a person, I get really vulnerable. Kasi I don't open up easily to other people. So, if I'm vulnerable with you or I open up to you ng parang like something, very randomly, parang alam mo na, feel you are special. Yeah. Yun. Next, papaano naman kung meron siya nung tinatawag na ako kasi ganito habit? What do you mean? Like, may kinukwento ka, then he will share his thought na parang, ako kasi ganito ako eh. Ako kasi ganito ako. Okay lang. I mean, depende. Pero for me, okay lang. Kasi at least, di ba, that person's able to express their own thoughts or opinions. So, for me, green flag pa rin. Kasi alam nga namang lahat na lang mag-agree sa'yo, di ba? Ay, tama. Parang, ay, lalaki na ulo ko niyan. Ayoko niyan. Okay. Yun, galing. Green flag. Oo. Totoo din naman, no? Kumbaga maganda, good point din yun. Kasi iba kinoconsider yun na parang as red flag. Kasi parang kumbaga way of pagiging narcissist na parang ako kasi. Pero tama, good point din yung sabi mo na parang maganda rin na kaya niyang i-express yung sarili niya. Pero diba? Depende pa rin yan sa situation. Totoo. And how you know, express it. Right. Yes. Last, eto grabe naman to. Last na ba to? Oo. Talking about his ex. If palagi and like I didn't ask for it, red flag. But if I ask for it, kasi I'm curious or I just want to know, siya green. Pero if ano talaga, like alam mo yung ex ko dati, ay grabe. B, wag na, red flag na, ekis ka na. Pero pag si Viva yung nagpakwento naman, ikaw ba yung tipo na biglang magtatampo? Di ba may ganun? Oh my God! Be honest, di ba, B? Di ba, alam mo yun? Kapag ano nangyari sa inyo before? Bakit ganun nangyari? Tapos pag kinuwento sa'yo, bigla, ganun ka pala. Ganun ka pala dati. Paano pag ginawa mo yun? Ganun, parang oo. Pero syempre, bad man. Winowork mo na yan. Winowork out ko naman yan, so. Pero nakakatawa naman din talaga yun, di ba? Kung ikaw yung nagpakwento, ending ikaw yung nagalit pa. Diba? Exactly. Ang funny lang. Ang tawag dyan. Pero ang galing. Kung baga ngayon, natatawanan mo na yung ganong side mo. Kasi alam mo, hindi yun tama. At when you work out mo to be a better person talaga. Galing. Dyan nagtatapos ang ating red flag, orange flag, or green flag orange challenge with V. Flag. This time around, V, hindi pa tayo dyan natatapos. Ito naman ating Sing the Situation Challenge with a Twist. Okay. So, very trending ito ngayon, V. May mga songs lang kami. I mean, may situation lang akong ibabanggit sa'yo. Tapos, kailangan mo siyang isipan ng best song na magpe-fit doon sa sitwasyon na yan. Habang ikaw ay naglalato-lato. Oh my gosh! Hala, first time. First time kumakawang ng lato-lato. Grabe, di ba? So, simulan natin. Kasi very trending ang lato-lato sa social media ngayon. Yeah. And si Miss Angeline Quinto talagang bumibirit habang naglalato-lato. V, tingnan natin kung kayang-kaya mo to for sure. Simulan natin. Ano yung best song kapag matagal yung order mo sa restaurant or fast food? Pag matagal yung order sa fast food. Wait lang, wala akong maisip. Oh my gosh, iniisip ko kasi yung lato-lato para to eh. Ramdam ko, oh, B. Okay, ito na lang. Teka lang, kakanta na ba ako? Pag naano ko na? Leron sita. Uy, gumana ka naman. Wait lang, napapaya ako. Gusto ko yung nakiusap na, no? Pero struggle is real din naman, mga kapamilya talaga lato-lato. Ayaw talaga! Okay, basta yun, Leron Sinta. Leron Sinta for me. Next,
Kapag traffic sa EDSA? Pag traffic sa EDSA? Okay. Nais kong mag... Ay! Teka lang ha. Hindi... Ang hirap talaga neto. Lord, ano, universe, you're against me. Teka, tignan natin yung mga comments ng ating mga kapamilya sa ating live. Or, but, huwag niyo pagtawa na nga. Ayan. Ayan, ang dami nag-cheer sa'yo, V, sa ating YouTube. Go, V, sabi nila. Thank you guys for your support. Ganda ng Vivory. Apakaganda. Grabe. O, oh, ayan. Okay. Okay, next. Next, eto naman. Kapag busog na busog ka na, ano yung best song for that? Thank you for loving me. Kasi you felt the love talaga. Yes, kasi nabusog. Oh, totoo. Exactly. Last, kapag naiwan mo yung phone mo sa bahay, oh no! Oh no, 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 no! Yan, kaka-TikTok mo yun, V. Oh my di ba? God. Oh, napa-uno na lang talaga ang mga kapamilya. Random na mga songs na naisip ko. Diyos ko, Lord. De, pero sorry, okay lang, V. Excuse naman kasi ramdam namin yung stress mo talaga. Nakaka-stress sa paglato-lato. Pero ayan, mag-shoutout na po tayo sa ating mga kapamilyang nakatutok sa ating YouTube live stream. Ayan, sabi... ni sabi nila trending na po kapamilya chat with Vivory. Nako. Thank you so much mga kapamilya sa pagpapa-trend at sa mga nagtutweet. Grabe. I feel the same sabi nila. Struggle is real din struggle talaga. Struggle is real. Lato-lato talaga. V, eto na again, please. Yes. Gusto mo ba naglalato-lato? Invite mo sila to watch your ano, the naps and Pie Channel V, invite mo sila your latest song. Go ahead. Kamen. Ayan, mga kapamilya, iniimbitahan ko po kayo ulit na mag-stream ng Dalawang Isip. It's out now on all digital streaming platforms. And you can also watch the music video on Star Music's YouTube channel. And abangan niyo din po ako sa Pie mamaya sa Pack na Pack at 6:15 to 7 p.m. And ano pa ba? Ah, naging Ferris wheel na. Ano lang, The Iron Heart, of course. Mamayang gabi. Ayan, abangan niyo po si Penelope. Thank you, everybody. Ayun. Support, support, mga kapamilya kay V. And V, again, thank you so much for thank being so... honest, being matapang, palaban talaga sa lahat ng tanong. Thank grabe you din. Talaga. Nag-enjoy honest. Ako. Thank, sana hindi ka na-stress sa lato-lato na-stress talaga. Na-stress ako talaga. Try mo mamaya. Try mo mamaya. Alam mo kanina, before we go, nagpa-practice, pero ang hirap din talaga. Ang hirap, di ba? Ang Diyos ko. Pero yan ang mga kapamilya, supporters ni V, Vibrant fans, lahat ng ating mga pamilyang tumutok mula simula until this moment. Maraming maraming salamat, kapamilya. At sa lahat po ng nagpa-trend, thank you so much, kapamilya. Thank muli, you, ako po si Jeremiah with Vivory. See you guys next time only here on Kapamilya Chat. Bye everyone and stay safe! Bye everyone! Stay safe! Thank you! Kapamilya Chat!